pinulsuhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon ng mga foreign investor na dumalo sa World Economic Forum sa Switzerland kaugnay sa panukalang Maharlika Wealth Fund. Mainam daw kung iaangkop ang naturang batas sa gusto ng mga mamumuhunan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Pangako ng samot-saring investments ang pasalubong ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa World Economic Forum sa Switzerland. Asahan daw ang mga bagong mamumuhunang negosyo sa bansa sa sektor ng mining, processing, digital solutions, logistics, telecommunications, renewable fuel at marami pang iba. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na isulong sa Davos ang Maharlika Sovereign Wealth Fund kahit hindi pa ito naaprubahan ng Kongreso. That discussion about the Sovereign Wealth Fund, the Maharlika Fund, was an interactive one wherein not only did we present our ideas on what the fund should look like, but we asked them, what do you think would be most advantageous for the Philippines so as to allow the potential investments that you are thinking about bringing to the Philippines and how the fund would be best designed to service that investment. Katuwang ni PBBM sa Switzerland ang kanyang economic team, kabilang sina Trade Secretary Alfredo Pascual, Finance Secretary Benjamin Jokno at NEDA Chief Arsenio Balisacan. Nauna ng binatikos ng netizens at ilang mambabatas ang anilay 70 kasama ng Pangulo sa Switzerland trip. Balak nga maghain ng resolusyon ang makabayan block sa Kamara para imbestigahan ang nagastos ng gobyerno sa biyaheng ito ng Pangulo. Depensa naman ni Pangulong Marcos, hindi naman daw lahat ng kasama sinagot ng gobyerno ang gastos. The delegation was large, but half of it was private. They came here on their own. Nakita naman yung aeroplano, wala naman halos yun, di ba? Because we didn't fill it up, we don't have that many people who that the government is paying for. In regards of the plane, kahit naman ilan ang isakay mo yan, pareho lang ibabayad mo. Partikular na binanggit ng Pangulo ang kahalagahan na kasama sa delegasyon ng kanyang gabinete. Gayun din sina House Speaker Martin Romualdez at Senator Mark Villar bilang bahagi ng legislatura. Kaugnay naman ang pagsama ni dating Pangulo at ngayon Senior House Deputy Speaker Gloria Arroyo. In the case of former President GMA, we're lucky to have her aboard. Hindi na natanong kung ano ang naging papel ng iba pa niyang kasama. Gaya ng aktres na si Don Zulueta, na asawa ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Sa huli, iginiit ni Pangulong Marcos, natitiyakin ng kanyang administrasyon na hindi masasayang ang kanilang mga pinag-usapan sa Switzerland at balang araw ay mararamdaman daw ng taong bayan ang epekto nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5.